Papuri, alay namin sa'yo. Pinggit ang kalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba mo, Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Mag-iwang tayo sa ating devosyon, purihin ang Panginoon. Diba po, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba po, Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, tinipod tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pumili si Saul ng 3,000 Israelita at isinama sa paghahanap kay David sa bundok ng mailap ng kabing. Nang matapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, nanabi siya sa may bunganga ng kuweba sa tapat ng kulungan. Samantala, sina David ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, "Ito na marahil ang katuparan ng salita ng Panginoon na ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo." Palihim na lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Nang magawa niya ito, siya'y inusig ng kanyang budhi, pagkat para na niyang nilapastangan ang hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, "Huwag nawang itulot ng Panginoon na lapastanganin ko ang hari na kanyang hinirang." At napakiusapan niya ang kanyang mga kasama na huwag galawin si Saul. Ito na may nagtindig na at nagpatuloy ng kanyang lakad.
Nang malayo-layo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at humiyaw, "Mahal kong hari." Nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David, sinabi niya, "Bakit po kayo naniwala sa nagsabi sa inyo na ibig ko kayong patayin? Pinatunayan ko ngayon na hindi totoo yon. Nang kayo'y manabi sa may bunganga ng kuweba, ibig kayong patayin ng aking mga kasama, ngunit hindi ako pumayag. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari pagkat siya'y hinirang ng Panginoon. Narito, ama ko, ang kapiraso ng laylayan ng inyong balabal. Kung ito'y napiraso ko sa inyong kasuotan, magagawa ko ring patayin kayo noon kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawaan ng masama kahit pinagpipilitan ninyong akong patayin. Ang Panginoon ang humatol sa atin. Siya na ang bahala sa inyo, ngunit hindi ko kayo maaaring pagbuhatan ng kamay. Gaya ng ating kasabihan, masamang tao lamang ang gumagawa ng masama. Ngunit ako ay di maaaring magbuhat ng kamay sa inyo. Sino ako upang paghanapin ng hari? Ako'y tulad lamang ng isang patay na aso o kansing liit ng pulgas. Ang Panginoon ang humatol sa ating dalawa. Siya ang higit na nakaalam tungkol sa usapang ito. At siya ang magliligtas sa akin laban sa inyo. Pagkatapos magsalita si David, sinabi ni Saul, "David, anak ko, ikaw nga ba iyan?" At siya'y nanangis. Sinabi pa ni Saul, "Higit kang mabuti kaysa akin. Sinusuklian mo ng mabuti ang masamang ginagawa ko sa iyo. Ito'y pinatunayan mo ngayon. Hindi mo ako pinaslang, bagamat maluwag mong magagawa. Bihira sa tao ang makagagawa ng ginawa mo, ang pawalan pa ang kaaway na nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. Pagpalain ka nawa ng Panginoon sa kabutihan mong ito sa akin. Ngayon, alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel at natitiyak kong mapapanatag ang bansang ito sa ilalim ng iyong pamamahala." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Mahabag ka, o aking Diyos, ikaw sana ay mahabag. Sa'yo'y lumalapit upang ako ay maligtas. Pagkat aking nasumpungan sa lilim ng iyong pakpak, ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Yaong aking tinatawag ang Diyos sa kalangitan, ang Diyos na nagdulot ng lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan, diringgi ng aking hibig ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang magagahis. Ang tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig, ihahayag ito ng Diyos sa aking di ikakait. Poon kami kawaan at lagi mong kahabagan. Ihayag mo sa taas, o Diyos, ang kabantugat. Dito naman sa daigdig ay iyong karangalan.
pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan na darama sa itaas ang lubos mong katapatan. Poon, kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Magsitayo na po ang lahat. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Sumainyo ang Panginoon at sumairin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kaniyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinatawag niyang mga apostol upang maging kasama niya, suguing mga at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya: si Simon na tinagurian niya ng Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo, sila'y tinagurian niyang Boanerges na iibig sabihi mapupusok, sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa atin sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Narinig natin kung papaano pinili at sinugo ni Jesus Nazareno ang kanyang mga apostol, ang mga taong pinakamalapit sa kanyang puso, ang mga taong pinagkatiwalaan niya, ang mga taong pinagpala niya, ang mga apostol, ang mga alagad. At tayo bilang mga deboto, atin ding gustong akuin ang gampaneng ito bilang alagad ni Jesus Nazareno. Ang tunay na deboto
apostol at alagad ni Jesus Nazareno. Kaya nga, yung ating mga ihos, lalo na yung pinipili sa kanila para sa translasyon, ang tawag sa kanila ay alagad. Sapagkat ang tunay na deboto ay isang alagad ni Jesus Nazareno. Sabi ko nga po sa inyo kanina, yung alagad, yung apostol, sila yung pinili, pinagkatiwalaan, at pinagpala ni Jesus Nazareno. Hindi ho ba gusto rin natin piliin tayo, pagpalain tayo, at pagkatiwalaan tayo ni Jesus Nazareno? Ang sino sa atin na gustong piliin, pagkatiwalaan, at pagpalain ni Jesus Nazareno, itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. O lahat tayo, gusto natin piliin tayo, pagkatiwalaan tayo, at pagpalain tayo. Ngunit kalakip ng biyayang ito ay isang gampanin. Kaya nga't sinugo matapos piliin ang mga alagad. At sinabi sa atin ang kanilang gampanin maging kasakasama ni Jesus Nazareno, mangaral at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng demonyo. Maging kasakasama, samahan ang tunay na deboto, kasakasama lagi si Jesus Nazareno. Kaya nga nandito tayo, tuwi na, lalo na tuwing Biyernes at Linggo. Hindi lang tayo tuwing piyesta lamang. Hindi tayo minsan lang sa isang taon. Hindi tayo tuwing Pasko lamang. Hindi lang babalik pag mahal na araw uli. Sana hindi ganon ang tunay na deboto. Hindi lang minsanan. Hindi lang pag may okasyon. Kung hindi kasakasama, tuwi na si Jesus Nazareno. Kaya nga, kasakasama natin siya, nandito tayo, masaya man o malungkot, ibinigay man o hindi ang ating mga dasalagad, tagumpay man o talunan, umaasa man o natatakot, sapagkat tapat ang tunay na deboto. Sa pangangaral sa mabuting balita at paglayas ng mga demonyo. Siguro nga po, may ilan lamang at kahit kaming mga pari, hindi lahat ng mga pari ay binibigyan ng katungkulan para magpalayas ng demonyo. Yung tinatawag nating mga exorcists. Pero ang bawat isa sa atin, pwede rin magpalayas ng demonyo. Siguro nga, hindi katulad ng mga exorcist na yung napapanood natin sa pelikula na talagang nakikipagbuno sa demonyo. Ngunit sa ating munting pamamaraan, sa ating wagas na pamumuhay, sa ating dalisay na pagsasalita, pinapalayas din natin ang demonyo. Kapag ang isang tao hindi pumapayag sa mga masamang ginagawa sa paligid niya, mistulan mo ring pinapalayas ang demonyo. Kapag sa isang tumpukan, nagchichismisan, at alam mo ng kasinungalingan ng pinag-uusapan, alam mo ng paninira ang pinag-uusapan, kapag ika'y tumitindig at hindi ka nakikisang ayon,
ani mo'y pinapalayas mo rin ang demonyo. Ganun ba ang tunay na deboto? Ganun ba tayo? O baka pinag-uusapan na ang kasinungalingan, paninira, hindi na mabuti, kabastusan? Oo nga. Nakikisang ayon tayo, nakikitawa tayo, nakikipalakpak tayo, sumasang ayon pa tayo, gumagatong pa tayo. Ay, hindi mo na pinapalayas ang demonyo. Pinapapasok mo na yung demonyo. Ang tunay na deboto, pinapalayas. Pag tumatanggi tayo sa masama, pag nagsasalita tayo ng katotohanan, pag sumasaksi tayo sa awa ng Poong Nazareno, atin ding pinapalayas, pinapaalis, lalo na sa ating puso, lalo na sa ating tahanan, ang kasamaan. Mga kapatid, ang tunay na deboto ay alagad. At ang tunay na alagad, kasakasama si Jesus Nazareno. Hindi siya iniiwan. Hindi minsanan, hindi tuwing may okasyon lamang ang debosyon sa kanya. Ang tunay na deboto, tunay na alagad. At ang tunay na deboto, sumasaksi. Ngayon, nagbibigay saksi tayo bilang mga deboto ni Jesus Nazareno. Sariwa pa sa alaala natin ang nakaraang piyesta. Ipinamukha natin sa buong bansa ang daming deboto ni Jesus Nazareno. Biruin niyo kung yung ganong kadami maging puwersa ng kabutihan, mga puwersang tumatanggi sa kasalanan, nagtataboy ng masama, o kay ganda, kay payapa, kay buti ng ating lipunan. Nasaan kaya uli yung 6.5 milyon na nagpakita dito sa Quiapo at nagpakita sa Mahal na Poon? Ngayon ng panahon, ipakita natin sa Mahal na Poong Jesus Nazareno na tayo'y kanyang mga alagad, daluyan ng kanyang kabutihan. Pinili tayo, pinagkatiwalaan tayo, pinagpala tayo para maging mga alagad ni Jesus Nazareno. Kaya't sa pagkapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, narito naman kami, iyong mga alagad, iyong mga deboto. Alam namin, hindi mo kami iniiwan. Kaya naman sinisikap namin, maging kasakasama mo sa lahat ng panahon ng aming buhay. Alam niyo po ang nasa puso namin ngayon. Ang aming pangangailangan, ang aming pagsubok, ang aming naisin na iyong mapili, mapagkatiwalaan, at mapagpala. Isugo niyo po kami upang lalo naming maipakita sa buong mundo hindi lang ang aming debosyon, kung hindi ang aming misyon. Handa kami sapagkat alam namin lagi namin kayo kasama at kayo ang aming lakas at pag-asa. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat.
Mga minamahal kong kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglayang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating tugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinig, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Tahimik nating idulog ang ipanating kahilingan. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ng ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Oh, Jesus Nazareno, naririto kami sa harapo. Sa putin ng trigo upang maging dugo at katawan mo. Jesus Nazareno, ayaw ka tinapay sa biyayang kalong mo ay
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong pinagpasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus tinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo'y mga anak ng Diyos, alagad ni Jesus. Buong galang natin ngayong awitin ang Ama namin. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o ng liminister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pare o liminister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Maasta
Nazareno. Paglubayan niyo po nawa at gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at iyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami pababayaan. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ikay kasama ko. Ang sago ko sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement, inihandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahin, Jesus Nazareno. Ang small size ay nagkakahalaga ng 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistery. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian. Sa pag-adikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. At salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations para sa pagpapagawa, pag-ayos ng ating simbahan. At sa mga nagdadala po ng bigas, dilata noodles at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang tunay na deboto ay isang alagad ni Jesus Nazareno. Pinili, pinagkatiwalaan at pinagpala upang maging kasangkapan ng kanyang kabutihan at awa sa mundo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan
Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa taglayang pag-ibig ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Sa krus mo pinamatayanan, sa gisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre, Nazareno, Nazareno di Nazareno.